Good race. Mahigit 50 runners sa buong mundo ang sumabak sa prestiyosong Marathon de Paris 2024. Kabilang dito ang ilang Pinoy, gaya ng cancer survivor na si May. Sana mas marami pa akong maengganyong Pilipino na tumakbo para malabanan natin kung ano mang sakit ang dumapo sa atin. Maaga pa lang, siksik na ang mga runners sa Avenue Champs-Élysées, kung saan ang starting point ng marathon. Nagtapos ito sa Avenue Fok. Tinanghal na kampiyon ang Ethiopian runners na sina Mulugeta Uma at Mestawut Fikir. Umarangkada na ang third season ng All-Female Pinay Basketball Tournament na inorganisa ng Pinay Basketball Association o PIBA Madrid. Apat na grupo ang maglalaban. Ang Team Baldy Star, Strikers, Vultures, at Dodgers. Panauhin pandangal sa opening si Coach Joel Banal na dating PBA player. Sana maraming ganitong ginagawa ang ang mga Pilipino dito sa Madrid. Hindi lang sa Madrid kundi sa abroad Kasi nalilibang, nagkakakilala, nagkakaroon ng mga kaibigan. So 'yun yung gusto kong makita competitiveness in doon sa laro, pero pagdating ng laro lahat magkakaibigan. Kalaban natin ang puyat, pangungulila sa ating mga pamilyang andun sa Pilipinas. Wala tayong ibang outlet. So ito, hindi lang games, hindi socialization na rin sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya let's enjoy! Sa Sweden, naging matindi ang bakbakan ng mga koponan sa basketball mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tinanghal na kampiyon ang Adicon Charity Team. Bagamat di nasungkit ang kampiyonato, pinasalamatan ng isang coach ang muling pagsasama-sama ng mga Pinoy. Muntik na kaming manalo, napakaganda ng laban, so crucial game, pero kinapos kami. Well-deserved sa Adicon team at sa EPSOS organization. We need to see each other more often to get to know each other and more practices and more time. Sa Belgium, ikinasa ngayong taon ang torneo ng Philippine European Volleyball Alliance o PEVA. Kampiyon ang Titans team ng Roma. Pumangalawa ang Golden Eagles ng Sweden. Pangatlo ang Waffle Teams ng Belgium. Proud ako sa bawat isa sa team ko dahil chinichir nila ang sarili na, so nanalo kami. Aminado ang organizer na di magtatagumpay ang torneo kundi sa tulong ng iba-ibang organisasyon. The recent international women's volleyball tournament would not be a successful and memorable event without the help of Bayanihan, FBSO, especially FIBA. Sa Denmark gaganapin ang susunod na torneo ng PEVA kasama si Nabong Agustines, Sandra Sotelo at Vanchi Rebot-Horquilla para sa TFC News. Raquel Bernal Crisostomo, ABS-CBN News, Antwerp, Belgium.